How does it feel to be back finally on doing movies, especially now that you are finally returned to working with Viva? Yeah, thanks for that question. Actually, sobrang na-miss ko po siya kasi ibang-iba talaga yung pakiramdam pag umaarte and iba din yung feeling pag nagpa-perform, pag kumakanta or sumasayaw. Ang pinaka na-miss ko po kasi sa pag-arte, yung nagpo-portray ng character. Yeah, and then I'm really happy kasi makakatrabaho ko si Direk Yam. Ako kasi ever since napapanood ko po yung mga pelikula ni Direk Yam, yung Aurora nga po yung isa sa pinakagusto ko na pelikula niya. So nung nag-pitch po sila boss sa akin and sila Direk, sobrang na-excite po ako. And ang saya ko din kasi finally this time, hindi na siya romantic comedy or hindi lang siya drama. Thriller, horror din siya. So very exciting po. Thank you. Alam mo naman na ang fans mo, ang supporters mo laging nandiyan para sa iyo. They have always been there for you on and off the limelight. Yes. Yes, definitely. Yes, you've always been a name to follow and to get inspiration from. What is your message to your followers and supporters who are still there for you? Love na love ko po silang lahat kasi ang dami ko pong pinagdaanan. Within the last 5-4 years, sobrang dami po nang nangyari. Dumaan po tayo ng pandemic, medyo bumagal po yung, I guess, yung takbo din ng mga career ng maraming mga artista at maraming tao sa showbiz industry. So, sobrang grateful po ako and sobrang swerte ko kasi nandyan lang sila with whatever decisions I make with my life. And sobrang supportive po talaga sila and at the end of the day, gusto lang po talaga nila masaya ako. And yun po, sobrang na-appreciate ko po talaga sila. Thank you so much, Nadine. Inaabangan talaga namin ito, lalo na ang mga fans mo. Salamat po. Thank you. Thank you very much. That was from Cinema Bravo. Up next, we have Miss Esther Amoyo, People's Journal, and TikTok. Hi, Jean. And Nadine, it's nice to see you back. Alright, thank you. Oo. Nadine, syempre na-miss ka rin namin. Over these years, kasi like what you said earlier, syempre na marami tayong lahat pinagdaanan because of the pandemic na actually nandiyan pa ngayon, pero at least kahit paano nag-ease up na. Can you share with us, over this past 2 years na hindi ka namin kasama, ano ang mga pinagkaabalahan mo? Well, Miss Aster, nag-start din po akong mag-music. Nag-release po ako ng album actually noong 2020, around October. Par birthday ko po ni-release yung album actually. But mainly yun po yung naging focus ko for the last 2 years. And ang dami ko din pong inayos sa buhay ko personally, with my family, with my mental health as well. And I think with the whole pandemic po kasi it's really a struggle for everyone, not just, you know, for us na being at home lang, meron din kasing mga mental repercussions yung pandemic. So ang dami ko po talagang inayos sa sarili ko. And yun po, mas nag-focus po ako sa music, but I'm really happy kasi at least ngayon makaka-arte na po ulit ako and may mga bagong projects, may mga bagong kwento na ino-offer sa akin. So really exciting. Pero mainly yun po talaga yung naging journey ko for the last 2-3 years. Talagang inuna ko po yung sarili ko. Based on the title of your upcoming movie, Greed, at some point in your career or naka-encounter ka ba ng greed people? I mean, I think it's inevitable, Miss Aster. Marami. But I mean, as long as you know how to handle them and as long as you know how to handle yourself, I mean, that's the only thing that's important. So, yun. Marami naman. I think lahat naman tayo, marami tayong makakasalubuhang greedy na tao. So, yun po. I know, dalawang question lang, pero idudugtong ko lang. Kasi this is your first time to work with Direk Yam and of course with Diego, di ba?
Aloy Saga. So how was the experience like and the anong discoveries while doing this movie? Yes, actually po, it's really nice to work with Direk Yang. Like what I said earlier, Aurora is one of my favorite films of Direk Yang. And si Direk Yang kasi, like, he likes thinking out of the box. He's very, he's very adventurous with his scripts, with his stories. And nung nagsushoot po kami, talagang chill lang kaming lahat on set. But, you know, syempre, lahat naman ng effort pinibigay po namin. Pero there's really no, like, negative energy on the set. Lahat kami ini-enjoy lang namin. And to be fair naman, like, the script is really good. When I read it the first time, talagang naisip ko po sa sarili ko, oh my gosh, like, this is really happening finally. Like, something that's not rom-com, something that's not drama. It's a very bloody, medyo ano siya, medyo violent siya. So, yun po yung pinaka nagustuhan ko working with Direk Yap. Talagang hindi siya, wala siyang sensor, kumbaga. And he does everything for art, everything and anything for art. With Diego naman po, ang dali na, well, magkakilala na po kami ni Diego, pero hindi naman kami close ever since. So, dito lang po talaga sa grade kami nakapag-bonding, I guess, nakilala yung isa't isa ng naging friends pretty much. And he's super easy to work with. Yun lang, talagang ang saya lang po talaga namin sa set. Even si Kuya Ebi, nagkukwentuhan lang kami pag break time, ang dami po namin na pag-usapan. Pero pag work talaga. And ang pinaka nagustuhan ko po kasi with the whole team, with Direk Yap, with Jeguan, with Epi, is yung energy po na binibigay nila pag nage-eksena na po kami. Especially dun sa mga scenes na medyo madugo, medyo literally madugo, and medyo violent. So, yun po. Super na-enjoy ko pong makatabaho sila. Thank you so much, Nadine. And of course, it's nice to see you again. Thank you po. Back to you, Jill. Thank you, Ms. Aster. That was Ms. Aster Amoy of TikTok. And by this time, at this moment, to our dear press, we will only allow one question per press to accommodate everyone because Ms. Nadine will only be available until 7:30 p.m. So I hope you guys will understand. So let's move on. Thank you very much. Up next, let me call in Ms. Tessa Mauricio, the Manila Times. Hi. Hello. Hi. Good evening. Good evening. Yes. I just wanted to ask Nadine if you could please describe yung character mo, kung anong klase siyang, you know, like a babae na nakatira in the province, tapos ano yung mga circumstances niya, and just how were you able to relate to her? Si Kichi po kasi, she's your typical dalagang Pilipina, mahinhin, and then ang relationship po kasi dito ni Kichi and ni Diego, although they're together, hindi kasi bother yung parents niya sa kanya. Medyo sheltered kasi siya eh. Lumaki siyang sheltered kasi nga talagang Pilipinas sa probinsya. So medyo strict yung mga magulang. So forbidden talaga yung relationship nila. So si Kichi, ayaw niya nang magstay sa kanila. Ayaw niya nang tumira kasama yung mga magulang niya, kasama yung tatay niya especially. Kasi nga hindi niya gusto yung treatment sa kanya. Tapos very smothering din yung magulang niya. So gusto niya nang umalis and gusto niya lang makasama si Diego. So si Kichi kasi, although dalagang Pilipina, she's strong-willed. Gagawin niya lahat para maging okay sila and para gumanda yung buhay nila. She's courageous also because in the story, nung nag-uumpisa ng magkagulo-gulo lahat, you will see that she starts making the decisions in the end. So magkakaroon kasi siya ng shift dito na parang nung umpisa mahinhin lang siya, ganyan. Pero eventually, when things get harder, you will see how this will, I guess, change her into a different person. Yeah. Thank you. And
and I suppose that's how you got to relate to her character. No? I think exactly. One question lang daw ang allowed, but welcome back, and we're looking forward to seeing you in a full length. Thank you so much, Miss Tessa. Thank you very much, Miss Tessa Mauricio of the Manila Times. Up next, let me call in Aina Medina of Rise and Shine PTV. Hello po, good evening, good morning sa iyo, Miss Nadine. Sorry, kinikilig talaga ako, hindi ko matago yung dilig ko kasi I've been apart since Diary ng Pangit. Thank you po. So my question is, alam mo yung bilang ako, hindi maraming fans ko, ang talagang nagpatak sa mga ko. So, Nadine, tuloy-tuloy na ba ang paggawa mo niya? TV projects and movie projects, or pasundot-sundot lang tapos more on travel ka pa din? Definitely, I could finally say na tuloy-tuloy na po. Of course, gusto ko na po ulit bumalik sa acting scene. And it's really something that I enjoy doing and I super miss doing. And I'm really happy kasi this time around, everyone is really trying to make an effort into changing, I guess, the genres or the stories that are being given to me. So, as in talagang may effort na yung gusto talaga namin, iba-iba na yung klase ng mga pelikula na gagawin ko. Since before nga, medyo pare-parehas with romance, rom-com, drama. So, yun. Sana po, I guess, pa-intense ng pa-intense yung mga story na ibibigay sa akin. Para super exciting.